Hey guys, what's up? Welcome to another vlog. And right now guys, i-share ko ngayon sa inyo ano nga ba yung nagustuhan ko kay Monsta Infinite, bakit ako nag-invest dito sa game na to. And also, i-share ko sa inyo ngayon kung ano yung mga updates ngayong buwan ng September. Quick disclaimer lang guys, hindi ako financial advisor and also do your own research bago kayo pumasok sa game na to kasi meron tayong matinding risk dito. Cryptocurrency to, pwede tayong mag-lose ng pera at pwede rin tayong mag-gain ng pera. Also guys, hindi ako affiliated dito sa game na to. Sariling pera ko yung ginagamit ko sa paglalaro ng ating mga games. Kaya kung mapapansin nyo, crypto blades lang ang aking ginagawa at itong Monsta Infinite kasi naniniwala ko dito sa mga projects na ito. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and some details. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs in other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sumaba. Guys, panoorin nyo at makatulong ko sa inyo. Okay, start muna tayo dito sa ating Discord channel. Guys, congratulations pala sa mga nanalo ng tatlong normal Monsta natin. Nagpa-event sila last time guys, di ba yung kailangan nyo lang i-like and i-share tsaka i-retweet yung mga post nila. So ito yung mga nanalo. Napakaswerte naman ito. Meron agad silang isang team. Si Leandro Pompeo, Web Fernando, Rachel Choi, Ray De La Cruz, Eduardo Calma Guenco, tapos sa Twitter naman, si Ann Roberto, Shippo, Ginger Arboleda, Alex, tsaka si George. At marami pa silang ipapag-giveaway. Mamaya, i-check natin lahat yan. And pumunta naman tayo sa September calendar natin ngayon. So, ito yung release nila. Ito yung sinabi natin kanina, yung normal Monsta na 10. So, in-announce nila to yung September 5th. So, kailangan nyo silang kontakin, guys. So, sabi naman dito sa atin, DM nyo sila sa Monsta Infinite Official sa Telegram. So guys, hindi sila mag-DM sa atin. So kayo dapat ang mag-DM. So bumalik tayo ngayon dito sa ating September calendar. Note lang natin ha, pre-sale tayo sa 8th. Guys, sa Wednesday na to. Tapos guys, sa mga gustong humabol, September 9 para makapasok tayo sa pre-sale 2. September 9 to, alas 8 to ng umaga. Hanggang alas 9 ng umaga din. Isang oras lang. Guys, meron pa tayong chance sa mga hindi pa nakakapasok or nakakapag-whitelist para sa pre-sale number 2. Dito na, last chance nyo to, September 9. So, bakit nga ba nagpapa-whitelist? Kasi yung whitelist, guys, nagawa nila yung KYC nila. So, dito makikita agad natin, ma-eliminate agad natin dito yung mga bots. Kadalasan, guys, yung mga balena, gumagawa sila ng maraming account para makakuha sila ng maraming tokens. Dito na-eliminate lahat yun. So, kailangan natin magpa-whitelist lahat kung gusto nyo makabili ng token sa September 15. Then, sa September 11, tsaka sa September 12, guys, deadline to, guys, ha, ng 6th set ng Inception Monsta giveaway nila. Cut off ng 11, tapos magre-release ulit sila. Tulad nung nirelease natin kanina, yung sinabi natin mga nanalo, i-release naman nila yon ng 12. So, sa mga hindi pa nakakasali, guys, ililink ko lang down below. Dito sa description box natin, yung link dyan para makasali pa rin kayo. Kasi syempre, diba, sayang yan, Inception Monsta, tatlo agad yan, 6th set. Guys, sa yung September 1, yung Monsta barter natin, lahat guys nagbayad dyan at least 0.4 yung iba. Kasi nag 100% slippage agad sila. So yung iba dito, nakakuha sila ng Monsta nila 0.4 BNB. Tapos na-sold out agad. In 1 minute lang, na-sold out agad yung 2,088 Inception Monsta nila dito. So guys, kung wala kayong pambayad dito, guys, ito tatlo agad. Sobrang yaman mo naman ito agad. Kasi tatlong Inception Monsta agad yung ipamimigay nila dito. So guys, ililink ko lang down below kung kailangan nyong gawin dito para at least, diba, makasali din kayo. Ako, sumali din ako dito. Malay nyo, diba, manalo tayo. Okay, moving on. Guys, naglabas ulit sila ngayon ng isa pang raffle. 20 Inception Monsta naman ang pamimigay nila sa 20 lucky winners. Ang kailangan nyo lang gawin, guys, write an article based on the question, why do you think Monsta Infinite is potential and what do you like about Monsta Infinite? So sasabihin nyo lang kung ano yung pinakagusto nyo kay Monsta Infinite at bakit tingin nyo na napakalaki ng potential ng game na ito. So sinabi nila dito, yung 5 winners sila ang mamimili based sa quality ng article, tapos yung remaining 15 naman, depende yan sa highest number of article likes and shares. So guys, isi-share nyo to sa Facebook ninyo. Ang start naman ito guys, sa September 4, mag-e-end to ng September 7 ng 10 PM sa atin. So guys, meron pa tayong ilang araw. Isang araw na lang, hanggang bukas na lang to. Check nyo sila dito sa kanilang Discord channel para malaman nyo. Kasi kailangan natin mag
register at mag-submit ng form dito. So again guys, 20 Inception Monsta. Guys, 20 ang pwedeng manalo dito. Sayang din to guys ha. Sasali tayo dito. And today guys, kakalabas lang ang announcement na to nung 1:32 AM. So they're giving away free normal Monsta for those who support us from the beginning. So ito yung mga naging top fan sa kanila. So for those who earned a top fan badge of Monsta Infinite official Facebook page for 2 weeks and above, can now claim a free normal Monsta from us. So kindly DM Monsta Infinite Official on Telegram. So, i-redeem nyo to before September 7. So, bukas to guys, alas 8 ng umaga. So guys, hanapin nyo yung sarili nyo dito. Marami ako nakikita, puro Pinoy. Ito, Pinoy to, Pinoy. Ayan pa. Ang dami ah. Meron din mga ibang lahi dito. So, grabe naman. Napakaswerte nito. Guys, i-link ko lang down below din yung kanilang channel sa Discord. I-check nyo sila at i-DM nyo sila sa Telegram. Napakaswerte nyo naman. Ay, sumasali tayo. Hindi tayo nanalo, no? Nag-vlog pa tayo para dito. Sayang naman. So, yun guys. So guys, i-check nyo lahat sila dito sa Discord kasi meron silang pang-giveaway. So, congratulations lahat sa mga nanalo. And tara guys, pag-usapan natin ano nga ba yung mga nagustuhan ko dito kay Monsta Infinite. Also guys, ito din yung magiging entry ko guys dito sa 20 Inception Monsta na pag-giveaway nila sa article nila. Ipo-post ko rin to sa Facebook page ko. Guys, so kindly please like nyo na rin yung ipo-post ko doon mamaya. I-link ko lang down below, naka-post na siya ngayon. Pag nanalo tayo ng Monsta Inception, guys, i-share ko sa inyo yung magiging item natin dito para at least malaman natin ano nga ba yung mga katangian ng isang Inception Monsta. So guys, sasabihin ko, ito ihahabulin natin. Remaining 15 winners will be determined on the highest number of likes and share. Guys, sana i-support nyo ako. I-link ko lang down below yung Facebook article ko ngayon. Just like and share. Malay nyo, diba? Manalo tayo. Mas mataas yung chance. Kahit isa man lang, manalo tayo sa mga pag-giveaway nila. And kung makakuha man tayo ng Inception Monsta, ma-share ko sa inyo yung experience kung ano nga ba at anong meron sa Inception Monsta na mga pag-giveaway nila. Ito yung mga nagustuhan ko kay Monsta Infinite. Number 1, Monsta Infinite is the fastest NFT game in 2021. Guys, nung August 12, ni-launch nila yung white paper nila and also yung website nila. And after that guys, wala pang isang buwan guys, sa Discord channel pa lang nila, meron agad silang 126,000 members. Guys, na-exceed agad nila yung 100,000 limit ni Discord ah. Wala pang isang buwan. So, ibig sabihin, ganito kadaming tao ang gustong maglaro ng game na to. Well, hindi na rin ako magtataka guys, sa sobrang daming tao ang gustong maglaro ng Axie Infinity, guys, dito sila papasok kasi ito yung pinakabago at mas mura pa ito. So, we need to keep in mind na guys, kung kukuha tayo ng isang game, guys, pumasok tayo sa isang game na alam natin na magiging in-demand. Yung maraming demand. Kasi pag mas malaki yung demand, mas magiging sustainable yung market natin. And also, mas mataas ang kitaan. Second na nagustuhan ko sa kanila, guys, .com extension ang ginagamit nila. Guys, kung mapapansin nyo sa website nila, it's monstainfinite.com. At kung mapapansin nyo guys, si Axie Infinity, axieinfinity.com din ang gamit nilang domain. So .com guys, ito yung mga ginagamit na mga domain extension ng mga malalaking company. At kung ang gamit mong domain is .com, .edu, .gov, guys, may kredibilidad itong kumpanya na gumagamit ng domain na to. So, ibig sabihin guys, si Monsta Infinite, hindi lang putyo-putyo yan. Guys, kadalasan yung mga .io, .farm, or kahit anong .eklabu-eklabu, guys, mas mura yan kaysa sa .com. So, si .com guys, gumagasto sila ng malaking halaga para makakuha lang ng domain na ito. Third na nagustuhan ko kay Monsta Infinite, guys, yung CEO nila at yung team nila nasa white paper natin and very visible sa eye ng public. Guys, si Mr. Jintan, naka-attend na siya ng tatlong AMA sa mga Filipino YouTubers natin, kay Dexter Place, kay Professor T-Rex, and kay Mother Mulan. Guys, ibig sabihin nito guys, hindi napatakot lumantad yung team nila sa harapan ng mga madlang tao. Yung mga scammer na kumpanya kasi guys, hindi nila ilalagay yung mga mukha nila dyan sa mga white paper nila. Siyempre, di ba, kung mandaloko ka, bakit mo gigisahin yung sarili mo? Siyempre, itatago nila yung identity nila. And personally guys, ako kasi bago ako pumasok sa isang company, nagre-research muna ako sa mga management nila. Tinitignan ko muna yung mga taong nakaupo dito, yung mga development team, and also lahat ng mga team members para kahit pa paano makakuha ko ng mga idea sa mga taong namamahala dito sa kumpanya na ito. Okay, number 4, to support yung number 3,
Guys, yung legitimacy ni Monsta Infinite, kahit papano, hindi siya scam. Ang nagustuhan ko sa team ng Monsta Infinite, galing ito sa Singapore. So pag sinabi natin Singapore, ano nga ba ang meron sa bansang ito? So letter A, Singapore is one of the richest country in the world this 2021. So ito yung listahan natin ngayon as of April 2021. Sa mga pinakamayayamang bansa sa buong mundo. Number 1, guys, si Luxembourg. Number 2, si Singapore. 3, Ireland, Qatar, Switzerland, Norway, United States. Pero kung makikita natin dito, second, si Singapore. So, ibig sabihin nito, guys, si Singapore, maganda ang sistema nito. So, ibig sabihin, yung mga tao dito, magaganda din. So, sa mga taong nakapunta na sa Singapore, minsan, di ba, minimiki natin na dito tayo magtrabaho or minsan, di ba, inisip natin na ganito na lang kaganda yung bansa natin. Kasi bakit? Napaka-efficient nila. Sobra. Sobrang galing ng sistema nila. Mababait yung mga tao. Guys, yung moral standards nila dito, napakataas. And also, yung mga business ethics sa mga ganitong mga lugar, lalo na sa Singapore, alam mo namang very ethical yung mga tao dito. So, hindi na rin ako nagda-doubt, guys. Kasi nung Monsta barter nila nung September 1st, guys, very smooth sailing yung experience lahat ng mga tao dito. Karaniwan, guys, pag nagla-launch ang isang game, maraming bugs na nangyayari sa mga game. Pero dito, guys, within 1 minute lang, naubos lahat ng Monsta na binebenta nila. And also, walang nagkaroon ng problema or even bug sa Monsta barter noong September 1st. Okay, letter B. Singapore is one of the safest country in the world. Guys, ito, 2021 din, kasama sila sa top 10. So, makikita natin dito si Iceland, si UAE, si Qatar. Tapos, number 4, si Singapore. Ibig sabihin nito, guys, yung crime rates dito sa mga lugar na to, sobrang baba. And yung punishment level, guys, napapataw to sa lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, guys, pag kasama ka sa safest country in the world, ibig sabihin, guys, yung mga tao dito, matitino. So, kung magiging scammer man sila, guys, madali silang matatrap kasi very visible sila sa public eyes. And also, guys, si Singapore, hindi nila tinotolerate yung mga ganitong scammers. Letter C, guys, Singapore has the best education system in the world. Guys, isa sila sa mga pinakamatatalinong tao at pinakamagandang education system sa buong mundo. Guys, no wonder bakit kasama sila sa pinakamayamang bansa sa buong mundo and pinaka-safest country na manirahan dito. Kasi guys, yung mga tao nila, edukado. And guys, ito yung kailangan natin. Guys, kailangan natin ng mga matatalinong tao para masustain at umunlad yung economy ng laro natin. Parang sa company lang yan, guys, dapat yung mga leaders dito, dapat 10 steps ahead nag-iisip. So, ibig sabihin nito, guys, kahit papano kampante tayo na, guys, ito, magiging sustainable yung game na lalaruin natin. Panglimang nagustuhan ko kay Monsta Infinite, guys, hindi tayo gagamit ng gas fee dito every time naglalaro tayo ng game na ito. Tulad siya ni Axie Infinity, one time big time lang tayo magbabayad ng ating pambili ng ating mga Monsta, tapos hindi na tayo gagastos sa mga gas fee pag naglalaro tayo dito. Number 6 na nagustuhan ko kay Monsta Infinite is the low cost of entry dito sa game na to. Guys, sa tatlong normal Monsta na bibilhin natin, isang team na yon, nagkakahalaga lang yan ng $45 or 2,250 pesos. Guys, kung i-compare mo siya sa mga iba, lalo na kay Axie Infinity, nagagastos ka ng 80,000 to 120,000 para sa magandang klase ng team. Guys, napakalaki na yan. Hindi lahat ng tao kaya yung 80,000 to 120,000 na in dito sa game na to. Pero guys, syempre, di ba, lahat ng mga taong gustong pumasok kay Axie Infinity, guys, ito na yung chance na makapaglaro kayo ng mala Axie Infinity na game na back to zero lahat ng mga tao dito. So, ibig sabihin, guys, lahat ng mga taong gustong maglaro ng Axie Infinity at nakita na nila yung potential ni Axie Infinity, lahat ng mga hindi nakapasok sa game na yon, papasok ngayon sila dito kay Monsta Infinite. Isipin mo na lang, guys, mas marami ang makakapasok sa game na ito. Last but not the least, guys, si Monsta Infinite darating yung panahon na madedethrone niya si Axie Infinity. Bakit ko nasabi yon? Kasi unang-una sa lahat, guys, yung mga owners ni Monsta Infinite, alam nila lahat ng mga kahinaan o yung mga kailangan i-improve kay Axie Infinity. At dahil meron silang data na kailangan nilang gawin para mas mapaganda pa yung game na to, gagawin na nila yan kay Monsta Infinite. Ibig sabihin yan, guys, nakita na nila yung mga pwedeng mangyari at gagawa na nila yun ng solusyon dito sa game na ito. So parang ganito lang naman yan. So every year, guys, di ba, naglalabas tayo ng mga magagandang produkto. And sa mga sumusunod na taon, guys, paganda ng paganda yung mga nilalabas nilang produkto. Lahat yan nag-e-evolve.
So ibig sabihin guys, si Monsta Infinite, dinase niya yung game niya kay Axie Infinity. So nalaman niya lahat ng mga kahinaan, yung maganda, yung pangit sa game na to. At nakaisip na siya ng mga solusyon dun para mas maging maganda yung gameplay natin dito kay Monsta Infinite. So yun lang guys, no, ito yung top 7 things na nagustuhan ko kay Monsta Infinite. Kaya ako, invested ako dito sa game na ito. Guys, hindi ako financial advisor and ito lang naman yung opinion ko sa pagdudun ng research ko. Guys, mag-research pa rin kayo bago kayo pumasok dito sa game na to kasi high risk pa rin to. Cryptocurrency to guys, NFT game to guys. Mataas ang chance na mag-gain tayo ng pera at mataas din ang chance na mag-lose tayo ng pera. Pero at least kahit papano, base itong game na to kay Axie Infinity na alam natin na very profitable. So yun lang guys, no, ililink ko lang down below yung Facebook article ko regarding dito sa entry natin kay Monsta Infinite. Guys, kindly please like and share yung Facebook post natin dito sa article na to para manalo tayo ng Inception Monster. And kung nangyari yan, kung manalo man tayo at pala rin, guys, isi-share ko sa inyo yung pinaka-experience natin at also para makita natin kung ano nga ba ang meron sa Inception Monsters. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sneak deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stories and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo at makatulong to sa inyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.